Ihiwalay ang puti sa decolor. Siguro, maituturing na golden rule ito ng mga labandero at labandera pagdating sa paglalaba. Well, hindi naman talaga pwedeng isama ang makukulay na damit sa puti dahil hahawa ang kulay nito dito. Inihahalin tulad pa nga ito ng iba sa isang mayamang foreigner at isang dukhang Pilipino dahil hindi daw ito pwedeng magsama. Hindi compatible sa madaling salita. Pero totoo bang hindi pwedeng magsama o magmahalan ang dalawang tao na magkaiba ang lahi at antas ng pamumuhay? Ako nga pala si Peter, o kung tawagin nila ay Pedro. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nakapokus hindi lang sa aking antas ng pamumuhay, sapagkat matatalakay din natin dito kung paano ko nakilala at sino ang babaeng napangasawa na kung magbabase sa mukha ay kala mo lang niya kung alalay o driver. Sana ay maging inspirasyon ito para sa mga kapwa ko mahihirap. Bata pa lang ako ay namulat na ako sa kahirapan dahil nga wala namang permanenteng trabaho ang aking mga magulang. Naglalako lang ng basahan ang aking ina, habang ang ama ko naman ay nagtitinda lang ng iba't ibang street foods. Kung tutuusin nga ay hindi sapat ang kinikita nila para sa aming buong pamilya. Hindi kasi sila nakapagtapos ng pag-aaral o kahit nagkaroon man lang ng pagkakataon makatuntong sa kolehiyo. Dahil hanggang high school lang ang natapos ng aking ina, habang ang ama ko naman ay elementary lamang. Apat pala kaming magkakapatid. Ngunit ang tatlo ay hindi ko na nakasama sa paglaki. Dahil napagdesisyonan ng magulang ko na ipangalaga ang kanilang anak sa mayayaman nilang ninang at ninong. Dahil yun daw ang sa tingin nilang makabubuti sa buhay ng kanilang anak. Talaga nga naman kasing makakaalis na sila sa kahirapan once na sila ay nasa pangangalaga na ng mayayamang pamilya. At syempre ay magkakaroon na sila ng pagkakataon na makapag-aral. Habang ako, bilang panganay ay mas pinili kong samahan ang pamilya ko sa kahirapan. Dahil hindi ko kayang mawalay sa kanila. At nangako rin ako na balang araw ay maiaahon ko sila sa kahirapan. Kaya naman nung ako ay nasa wastong gulang na, ay dito na ako simulang humanap ng pwedeng maging racket o trabaho. Napakahirap nga talagang makahanap ng trabaho kapag ikaw ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Well, marunong naman akong magbasa at magsulat. Dahil nga sa tinuruan din ako ng mga magulang ko. Pero hindi yun sapat para makapasok sa trabaho. Puro tanggi lang ang aking natanggap sa aking pag-a-apply. Habang ang iba nga ay kinukutsa pa ako. Nako, iho! Kailangan namin dito yung marunong, tsaka good looking. Mababa na nga yung sales ng store, baka mas lalo pang bumaba pag dumating ka. Tsaka baka matakot pa mga customers kapag ganyang mukha ang makikita nila sa cashier. Ito ang isang kutsa na aking natanggap noon sa isang di kilalang convenience store. Kaya naman ang kutsang ito ang siyang nagbigay ng motivation sa aking buhay upang ako ay makaahon sa kahirapan at syempre makahanap ng magandang mapapangasawa. Ano? Foreigner magiging asawa mo? Eka ng kaibigan ko sa isang laundry shop na si Mario. Ito nga lang ang napasok kong trabaho sa tinagal-tagal kong paghahanap, ang maging isang labandero. Oo, kung tutuusin ay maliit lang ang kita sa pagiging labandero. Pero malaking bagay na ito para sa aming mahihirap. Wika ko nga, mas mainam na may maliit na kita araw-araw kesa sa walang-wala. Kaya minahal ko na ang trabahong ito
at ilang linggo lang naman ang lumipas ay nagkaroon na ako ng kasama dito. At yun nga ay si Mario. Oo, kita mo, foreigner magiging asawa ko. Patutunayan ko sa kumutya sa akin na may kagwapuhan din akong tinataglay. Sagot ko sa kanyang sinabi. Pedro, gutom lang yan. Mabuti pa at mananghalian na tayo at mag-aalas 12 na rin naman. Natatawa-tawa niyang pag-aya sa akin. Kaya naman sumama na ako sa kanya papuntang karinderya. At habang kami nga ay naglalakad, ay may binitiwan itong salita na siyang tumatak sa aking isipan. Alam mo, Pedro, huwag kang ma-o-offend ha. Pero ang pag-ibig, parang paglalaba din yan. Hindi pwedeng pagsamahin ang puti sa dikolor dahil sa magkakahawahan. Parang sa buhay natin, kailanman ay hindi magugustuhan ng mayaman o magandang foreigner ang isang dukha at di kagwapuhang Pilipino dahil hindi sila match sa isa't isa, sa mukha man o sa antas ng pamumuhay. Ito ang kanyang ipinayo sa akin. Masakit ito para sa akin. Medyo na-open din ako. Pero iyon talaga ang realidad sa mundong ito. Kaya naman, tumango na lang ako sa sinabi niya at sinabing, tama ka nga, pero di naman masamang mangarap, diba? Oo naman, pero sa ngayon, kumain na tayo at sumosobra na tayo sa pangarap eh. Kumakalam na sikmura ko. Pagbibiro nito, bago kami umorder ng aming kakainin. Pangit ba ako? Hindi naman ah. Kahawig ko nga yung mga Hollywood actor eh. Sabi ko sa sarili ko, habang nakaharap sa salamin at pumupungay-pungay pa ang mata na kala mo bang ako ay nagpo-photoshoot. Anak, ano bang ginagawa mo dyan? Tanong sa akin ng ina ko na siya namang kinabigla ko. Nay, kanina pa po ba kayo dyan? Awkward na pagkakatanong ko sa kanya. Dahil baka nakita niya ang anak niya kung paano magpapogi sa harap ng salamin. Hindi naman anak, halika na at kumain na tayo ng hapunan. Pag-aya niya sa akin. Sige po nay, susunod na ako. Sagot ko dito, kaya ito ay naglakad na papalabas ng kwarto. Pero bago pa man ito tuluyang makalabas, ay may sinabi ito sa akin na siyang naging dahilan ng pagtaas ng kumpiyansa ko sa sarili. Gwapo ka anak, tandaan mo yan. Ito ang kanyang sinabi. Kaya naman kinabukasan, ay talaga namang nag-ayos ako sa pagpasok sa laundry shop na aking pinagtatrabahuhan. Dati kasi, kahit madungis lang akong tingnan ay baliwala lang sa akin. Dahil laba lang naman ang gagawin ko. Pero ngayon, ibang-iba ang outfit ko ngayon. Sinuot ko talaga ang pinakamagandang damit ko at inayos ang buhok. Halos ipaligo ko na nga ang pabango para maging mabango ko at magmukhang gwapo sa paningin ng aking crush na kapwa labandera ko. At nung pumasok na nga ako sa laundry shop, ay napasigaw pa si Mario matapos niyang makita ang outfit ko. Ay, iba ang pormahan natin ngayon, Pedro ah. Ano ba gagawin? Maglalaba o magiging modelo? Pagbibiro pa nito. Todo puri din sa akin ang mga kapwa ko labandero at labandera. Dahil ngayon lang daw nila ako nakita na nag-ayos ng ganyan. Pero kahit na pinupuri nila ako, ay hindi pa rin ako nasasatisfy. Dahil ang crush kong babae ay nakatingin lang at di man lang ako pinuri. Ilang sandali pa ay kaagad silang natahimik matapos dumating ang aming amo. Mukhang wala pa nga ito sa mood base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Pero bigla itong napangiti matapos niya akong makita. Nice outfit, Pedro Penduko.
Ay, thank you po, ma'am. Good morning po. Masayang body ko sa kanya. Iba ka talaga, Pedro. Naging good mood si ma'am dahil sa'yo. Bulong ni Mario sa akin habang kami ay naglalaba. Pero ano bang dahilan kung bakit ka nag-outfit ng ganyan? Paninitsit nito sa akin. May pinopormahan ako eh. Ayun o. Pasimpleng turo ko sa crush kong babae. Ay, wow! Ang ganda nga niya. Pero nakakatakot makipagkilala o diskartihan. Parang mataas ang standard niya sa lalaki. Patuloy na pagbubulong niya sa akin habang kinikilig-kilig pa. Kaya naman, dahil sa kanya, kami ay napagalitan ng aming amo. Ligid kasi sa kanyang kaalaman na nakakausap ko na ang babaeng yon dati pa. Kumbaga ba eh, private lang ang paging close namin sa isa't isa. At nung uwian nga, ay dito ko na sinimulang isagawa ang aking plano. Nagpasama ako kay Mario sa isang flower shop para bumili ng bulaklak. At nang ako ay makabili na ng isang rose, ay kaagad na kaming bumalik sa laundry shop. Sakto naman na paalis na siya sa lugar na yon. Kaya naman dali-dali akong pumunta sa kanyang harapan at sinabing, "Hi, uuwi ka na?" Tanong ko sa kanya. "Ah, yes, pauwi na. Dadaan lang sandali sa palengke." Sagot niya sa akin. "Ganun ba? Samahan na kita." Wika ko dito. Ngumiti lang siya bago tumango sa aking sinabi. Pansin ko pa nga na tumatalon-talon pa si Mario habang ito ay pasimpleng nakikinig sa di kalayo ang lugar. "Siya nga pala, flowers for you." Sweet na pagkakasabi ko sa kanya bago ibigay ang bulaklak. Tinanggap naman niya ito at nagpasalamat pa. "Ang sweet ko nga daw," sabi niya sa akin. Kaya akala ko ay may nagiging progress na ang pagmamahal ko sa kanya. Pero lahat pala ng yon ay guni-guni ko lamang. Dahil matapos niyang makapagpasalamat, ay may sinabi ito sa akin na siyang kinadurog ng puso ko. "Ayaw kitang paasahin, Pedro. Pero pansin ko kasi na this past day ay nagiging sweet ka na sa akin. Alam ko na gusto mo ko, kahit hindi mo aminin. Pero sorry ha, kasi walang pag-asa na magustuhan kita. Kasi you didn't meet my standard eh." Direktang sinabi niya sa akin. Kaya naman dito ko napatanong sa sarili ko ng katagang, talaga nga bang hindi pwedeng pagsamahin ang puti sa dikolor? Well, masasagot ko po yan sa susunod na yugto ng buhay ko. Sana po ay abangan nyo pa rin ito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Pedro.